and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Ale ng Greenyard TV. At para naman sa vlog natin for today, well, eto, continuation na lamang to nung isang vlog ko ng regarding sa mga hanging plants. Kasi hindi natin natapos, marami pa tayong mga hanging plants dito na hindi nabanggit o hindi naisama doon sa naunang vlog. So iisa-isahin ulit natin yung mga varieties o mga uri ng halaman na pwede nyong ilagay sa hanging basket. Kaya sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, GreenyardPH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po dito sa screen yung aming complete address. So unahin na po natin sa ating list itong tinatawag na philodendron Brazil. So ito talagang pwede nyo rin siyang ilagay sa basket dahil katulad ng mga potos, trailing din talaga siya at nagiging bagen o humahaba talaga. Ito, ito po siya, ito ang itsura ng philodendron Brazil. So yan, kagandahan mo sa kanya yung dahon niya, heart shape. Pagkatapos meron siyang mga ganitong patterns, kulay dilaw sa dahon niya. Yan, yung nagdadagdag ganda. Ito nga lang medyo hindi pa ganong kalago kasi naputulan na to eh. So nakuha na to ng pangtanim kaya medyo numipis na ulit siya. Pero nakalagay din siya sa basket. And once na ito ay lumago at kumapal at lumaylay, mas maganda na siya. At sabi ng tita ko nga din pala, kasi meron pang dalawang variety na naandito. Na ang tawag ay yung heart shape philodendron talaga at saka yung isa yung lemon lime. Pero sabi ng tita ko, katulad nitong nandito sa kasunod niya, ito yung heart shape philodendron. Etong dalawang klase na to, pati itong lemon lime kung tawagin na philodendron, ay galing din dito sa tawag dito sa Brazil philodendron. Kasi ang nangyari is itong Brazil philodendron, siya yung kumbaga nagkumuha ang tita ko ng mother nito, doon siya kumukuha ng pantanim ng pantanim. And naobserbahan ng tita ko na merong lumalabas sa kanya na or nagkakaanak itong mga Brazil philodendron ng ganito na nagiging lemon lime. Ayan, so ayan. And kaya nga makikita nyo dito sa lemon lime na to, meron pa rin siyang nagkakaroon pa rin siya ng patterns na ganito. Hindi lahat ng dahon niya kulay dilaw, pero galing siya dyan, galing din daw to sa philodendron. And nung una nga, syempre hindi rin ako naniniwala, pero yun nga, pinaanuhan ng tita ko, pinatotohanan niya na lahat to based on her experience talaga ay ang mother ay yung philodendron na Brazil. So siguro nagkaroon na lang ng genetic mutation kaya naiba yung ibang halaman o ibang sumibol na philodendron sa kanya. Katulad nito, ito galing din siya sa Brazil philodendron na parami na kasi siya ng tita ko. So kung makikita nyo, kung ito ay galing sa Brazil philodendron, supposed to be dapat may ganito siyang patterns. Pero ito solid na green lang. Kaya parang nangyari, ito yung naging parang heart leaf philodendron kung tawagin. Ayan, and makikita nyo naman napakakapal at napaka, hindi naman napakakapal, pero nagsisimula na siyang kumapal at nagsisimula na siyang magkaroon ng mga mas mahahabang tangkay. Ayan, at saka ang laki ng dahon niya. Oh. Ayan. And yun nga, ito naman daw yung tinatawag na lemon lime philodendron. Ayan. Lahat sila, itong tatlong to, magkakaiba sila, kaya lahat sila magaganda. Meron silang pagkakaiba, pero lahat sila ay recommendable at magandang alagaan. Ayan. At ang isunod naman po natin sa ating list, ito yung dalawa na variety ng ivy na hindi ko na ipakita doon sa naon akong vlog. So ngayon ko lang din siya nakita, ngayon ko lang din siya napansin. Kasi ito medyo kakaiba kasi medyo rare daw tong ivy na to. So yan, tingnan natin. So ito, kung mapapansin nyo, kulay violet bukod doon sa pagka-variegated ng dahon niya na may white at saka green na common sa mga English ivy, meron siyang violet pa na kulay doon sa gilid niya. Kaya lalong mas nabubuhay, mas lalong gumaganda yung mga dahon niya. Lalo na siguro kapag ka makapal na tong mga English ivy o itong ivy na to. Kasi ito medyo manipis pa eh. Medyo baby pa siya. Nag-uumpisa pa lamang siyang gumapang. Nagkakaroon na siya ng mga ilang dahon. Pero ang ganda niya ng tingnan. Ayan.
And eto namang isang to, kung manonotice nyo, parang kakaiba din. Yun nga, may mga nabasa din kasi ako sa comment noon dun sa previous vlog ko regarding dito sa English ivy, dun sa mga hanging plants, na may lalabas nga daw na kulay purple o kulay violet yung pinaka tangkay. Ayan, makikita nyo naman eh, violet yung tangkay niya, pero yung ano niya, yung mga dahon niya, wala namang kahit na anong kulay violet kung ipapakita natin itong isa. Diba? So, hindi ko alam kung magkaparehas lang sila o magkaiba pa rin silang variety. So, i-comment nyo lamang po kung may idea kayo at kung alam nyo kung ano yung tawag dito sa dalawang variety na to. And, tingnan na naman natin o ikumpara naman natin siya doon sa English ivy na una kong pinakita. So, doon kasi sa unang English ivy, ayan. Ito siya. Variegated lamang talaga siya. Walang kahalong ibang kulay, walang kulay violet at hindi rin naman kulay purple yung kanyang dahon o yung kanyang tangkay katulad nito, oh. Ayan. So, pero na-notice ko rin naman na may mga portion o may mga ibang parts na mayroong kulay violet, pero hindi siya katulad nito na talagang sobrang detailed o almost yung buong mismong yung puno niya pati yung tangkay niya ay kulay purple o kulay violet. Dito kasi may mga mangilan-ngilan lang na lumalabas. Ito yung yan. Ayan yung dalawang variety. At saka isa pa, ang ganda ng dahon nito. Ito magkaiba sila ng gandang ipinapakita rin kasi eh. Katulad nito, purple yung kanyang tangkay at saka puno. Pero kita nyo naman, karamihan dun sa dahon niya. Hindi ko lang alam kung magbabago pa siya ng kulay. Pero karamihan dun sa kulay ng dahon niya, solid na kulay, yellowish ang kulay niya, hindi naman kasi siya white. Kaya ang ganda niyang tingnan. And ang isunod naman po natin sa ating list ay yung tinatawag naman na Christmas cactus. So ito naman yung itsura ng Christmas cactus. Ito naman sa Christmas cactus, ito matagal na halaman na to eh. Matagal ko na siyang nakikita pero hindi ko lang siya nabibigyan ng pansin. Lately ko lang siya napansin noong nakita ko o na-appreciate ko yung ganda niya kasi kapag ka makapal tong Christmas cactus, ayan, mapapansin nyo medyo unique kasi talaga yung itsura ng dahon niya eh. Para siyang centipede, para siyang ganun, ayan o, kasi malapad siya pagkatapos, para siyang may tinik-tinik. And eto, kaya ako na-appreciate o kaya ako nakita yung ganda kapag ka makapal nga sa loob ng basket o sa basket na pinaglalagyan nyo, pagkatapos pagka nagsimulang mamulaklak ng kulay pula yung bawat dulo niya. Kasi eventually, katulad ng nangyayari dito, kung mas makapal pa sana to, maglalaylayan siya eh. And yung dulo niya, itong mapulang to, kapag kayan ay namulaklak, yan kasi yung bubulaklak eh. Pagka nagkaroon ng bulaklak ang dulo niyan, sobrang gandang tingnan. And sobrang, kasi yung kulay ng bulaklak nito is kulay pula. Hindi ko alam kung kaya dahil doon, kaya siya tinawag na Christmas cactus. Pero kapag nakakita kayo nito sa internet ng sobrang kapal, lahat ng gilid o lahat ng dulo ng bawat halaman, bawat tangkay niya ay may bulaklak, sobrang ganda. Kaya yun, na-appreciate ko na rin tong Christmas cactus. And hindi siya madaling o hindi siya mahirap alagaan. Ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na pisaray. So isa na rin to sa matagal na halaman na dito sa amin. And ito naman yung itsura niya. So ang pisaray, ang ganda nito, para din siya kasing ayan o, parang pag hinawakan mo siya, makate kasi matutulis yung ano niya eh, yung kanyang dulo ng dahon. Pero pagka kasi makapal sa basket, ang ganda niyang tingnan. And ito naman yung medyo nasa maliit na basket at hindi pa kalaguan. Ito kasi makapal at malago na siya. Ayan, eventually, itong maliit na to, kakapal din to ng ganto. And ang kagandahan mo sa mga pisaray, ang pisaray kaya nilang itolerate ang full sun o ang direct sunlight. Hindi sila, o pa talagang ano sila, pwede sila sa mga shaded, pwede sila sa mga kahit direct sunlight, ubra sa kanila yon. So hindi sila basta-basta papangit or hindi basta-basta mamamatay yung dahon nila. And yun nga pala, ang pagtatanim ng mga pisaray, so magsisimula siya sa ganito. Ito. Ito kasi, wala pa siyang bulaklak. So kumuha kami doon sa mother plant, ito, may bulaklak na siya. Ganito yung itsura ng bulaklak niya. Ayan. So yan, pagka namulaklak na siya na ganyan, eventually yung bulaklak na yan, pagkatapos niyang bumukadkad, ay magiging ganito, magiging bunga siya. Magiging kulay green. Ito po yung itinatanim kung gusto niyo magparami at magpalago ng pisaray niyo. So intayin niyo lamang na bumulak-bulak siya una ng ganito, and then intayin niyo na sumunod ay maging ganito. Pagkatapos, eventually yan, magiging kulay pula, mahihinog siya.
And pagka po nahinog na siya, ibig sabihin, pwede nyo na siyang pitasin. Kapag ka pinitas nyo siya, ang pagtatanim nyo nito, anuhin nyo lang siya, pipisain nyo. Sa loob kasi nito, meron kayong makukuha na kulay itim na ganito. Yan. Etong kulay itim na ganito, yan yung ipapatong nyo lamang ha. Kunyari, ito yung lupa o soil na pagtataniman ninyo, ito yung basket o kung saan nyo man gustong ilagay, ipapatong nyo lang siyang ganan. So yun lang yan, ipapatong nyo, pwede siya sa init, pwede rin siya sa lilom or sa mga shaded na lugar, hindi naman siya maselan. Eventually, yung buto na yan, sisibol. Ganito ang mangyayari sa kanya. Ayan, eto na yung sumibol na buto noong pisaray. And eto na, dyan na siya magsisimula. Ayan. Eto yung kauna-unahan. And tanong, bago ba siya kumapal ng ganito? Yan, eto, pagpalagay na, let's say ganito. Kailangan maraming ganito yung itanim mo sa isang basket. Hindi po. Ang mangyayari lang dyan, itong mismong isang ito, ito yung itatanim mo dun sa basket na paglalagyan mo. And eventually, kakapal siya unti-unti ng ganito. Yun nga lang, medyo may katagalan siya bago kumapal. Pero, isa lang yung kailangan para kumapal siya ng ganito and hanggang sa maging ganito. Yan. So, ganun lang yung pag-aalaga o pagpaparami ng mga pisaray. Sunod naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na pop rice. So, ito naman yung itsura ng pop rice. Ito yung tawag sa amin dito, yun nga, pop rice. And dalawang klase yung meron tayo, magkaiba po ito. Hindi siya, yung isa ay medyo madilaw yung kulay at itong namang isa ay mas dark green yung kulay niya. Yan, hindi siya yung katulad ng ibang halaman na kunyari bago pa lamang yung dahon niya ay kulay dilaw din talaga. So, nung una, akala din namin ganun na bago pa lamang siya and eventually magiging kulay green. Pero talagang noong binili ito ay magkaiba talaga siya. And sabi nga noong pinagbilhan ay magkaibang variety daw talaga siya kasi ito kulay dilaw. Kung makikita ninyo itong isang to, may ano na siya, parang may kulay green. Ito, dahil na to sa pagtatanim, kaya nagkaroon ng ganyan. Kasi minsan, ang pagtatanim kasi ng mga pop rice, cuttings lamang. So, gugupitin nyo lamang yan and then ilulubog nyo lang ng konti dun sa soil. Mas maganda kung sa gitna kayo magtatanim, eventually kakalat siya at sasabog siya katulad ng nangyari dito. So, yan. Ito, eksperimento na lamang to o kaya minsan hindi sinasadya. Siyempre, dahil sa cuttings, yung naitatanim sa isang basket na pagsasama na yung dilaw at saka yung green. Pero siya ay dalawang variety talaga. Kasi makikita nyo naman or manonotice nyo, kapag ka solid na green yung itinanim nyo sa isang basket, ganito yung kakalabasan niya. Purong green lang talaga. Yan. And kung halimbawa naman yung kulay dilaw, dilaw lang din yung kakalabasan. Ito lang yung napasamang cuttings na kaya nagkaroon ng color green dyan. Pagkatapos, ano siya, para siyang katulad ng ano, ng sa pisaray. Pero mas makakapal ng konti o di hamak yung mga dahon ng pop rice. At saka hindi siya, malambot siya. Kasi yung pisaray mismo, eto, itabi natin. Medyo may katigasan talaga to, oh. Tsaka maninipis yung bawat hibla ng dahon niya. Yan. So, pero para silang magkatulad. And ang ganda rin kasi nito talaga, ang ganda kapag ka makapal. Kasi ang ganda ng kahit itong dark green eh. Ang ganda ng pagka-green niya. At ang isunod naman po natin sa ating list, ito philodendron din siya. Pero ito yung isa sa pinaka-common na philodendron. Ito yung tinatawag naman na temptation. So, dito sa amin temptation ang tawag sa kanya. Ang kagandahan mo dito sa temptation, pwede siya sa basket, pwede rin naman siya sa regular pot lamang. So, ayan, ito. Tulad yan, dito kasi sa amin nakasanayan din siyang ilagay sa basket o sa hanging basket. Ayan, ang ganda rin kasi niyang pagmasdan, ang ganda niyang ilagay kapag ka nasa basket siya. Kasi ito kumakapal at lumalago din siya, ito medyo makapal na siya. Tsaka ito, kung titingnan nyo, halos parang isang puno lang siya na nasa gitna. Tapos, ang bilis niya kasi magdahon. Ang kapal kasi ng foliage ng temptation, kaya ang ganda rin kapag ka makapal. Ipapakita ko sa inyo yung isang example pagka kumapal na siya. Although ito, wala siya sa basket, pero maaaring maging gantong kakapal yung nasa basket ninyo. So, tingnan nyo naman, sobrang ganda ng foliage kapag ka makapal na yung temptation. Ayan, walang sawa sa pagbibigay ng mga bagong dahon. Ayan, oh. Tuloy-tuloy lamang yung paglabas ng mga bagong dahon niya, pagsibol niya. Hindi siya masyado o hindi siya basta-basta tumataas, kumakapal at kumakapal lang siya. Ito, may mga bagong pasibol pa rin siyang dahon ang gagaling sa gitna. So, yan, maaaring maging gantong kakapal yung temptation.
At ang isunod naman po natin sa ating list, ito ang isa sa pinaka-common na house plant o hanging plant na meron dito sa amin. And sigurado ako sa ibang lugar din, napaka-common din ito. Pero ang ganda kasi nito at saka madali lang alagaan and sobrang tagal na rin itong halaman na to. So ito naman yung tinatawag. Ito actually ang tawag dito sa amin ay variegated lamang. So yun lang talaga ever since yun ang tawag. And ang tunay na pangalan pala nito noong ni-research ko ay Cupid Peperomia. So ito naman yung itsura ng Cupid Peperomia. Ganito po yung itsura ng Cupid Peperomia. Ayan. And ito, ang technique dito, ang tip dito para siya ay mas kumapal muna bago siya lumaylay para maiwasan niya yung paghaba. So kakapunin ang tawag dito pagkakapon. So parang katulad din sa ibang halaman. Diba kapag sa ibang halaman, kung gusto nyo o kung tama na yung height na gusto nyo sa isang halaman, ikakat nyo na siya doon para doon siya sibulan ng sanga. So ganun din yung gagawin dito. So yeah, kunyari ito, puputulin mo itong maliit na dahon para dyan siya sibulan ng mas maraming sanga. So ang tendency niya, mas kakapal muna siya. So bago siya lumaylay at bago siya humaba, makapal muna yung ibabaw niya. Kaya mas maganda siyang pagmasdan kasi makapal to. And then tsaka siya eventually, pagka okay na yung kapal sa inyo, edi tsaka nyo siya pabayaan na para mas humaba naman siya ngayon. And mas lumaylay. And ito, hindi siya mahirap alagaan kasi nga, syempre, napaka-common itong halaman nito at napaka-bait lang din alagaan nito. Hindi mo siya kailangan bantayan, hindi mo siya kailangan alagaan talaga ng husto. And madali rin ang pagpupropagate at pagpaparami nito. So ito, cuttings lamang siya. So kukuha lang kayo ng perpiraso ng ganito, tapos yan yung itutusok ang lupa. Ito yung isang magandang example. So ayan, dito sa kamay ko, ayan, makikita nyo, ito na yung mga cuttings ng Cupid Peperomia o variegated na tinatawag dito sa amin. Kung mapapansin nyo, ito, binunot ko lang to. Pero ayan, meron na siyang mga nakasibol na ugat. Ayan, so ibig sabihin, buhay na to. Ayan, oh, may mga ugat na siyang sumibol. Iintayin nyo na lang na kumapal, humaba at lumago. Itong isang ito naman, ayan, dalawa lang siya. Kung halimbawa gusto nyo, medyo mas makapal na kagad, ayan. Pwede naman na ganito, kunyari pa V o pa Y, depende sa makukuha nyo kasi na ano eh, na sanga o pagkukunan ng cuttings ninyo kung gaano kakapal. Pero ayan, kasi nga binunot ko lang, may mga ipa pa siya, pero eto ayan, yung mga ugat niya. Huwag nyo po siyang masyadong bababarin sa tubig o yung huwag madali o huwag palagian ang pagdidilig nito kasi maaari siyang malusaw. Mas gusto niya yung natutuyo siya bago niyo diligan ulit. So yun yung isang sikreto, isang paraan kung paano niyo mapapanatiling malago at mabuhay yung inyong mga Cupid Peperomia. Ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na Wandering Jew. So ito naman yung itsura ng Wandering Jew. Ito kung mapapansin nyo, makapal na talaga siya. Nagsisimula na siyang lumabas doon sa pinaka-basket niya. Ayan, oh, ang haba na ng mga tangkay niya. And punong-puno na siya ng dahon sa palibot niya. Ang ganda rin kasi ito, kung gusto nyo yung kakaiba na kulay ng mga hanging plants nyo, ito yung isa. And ito naman yung itsura ng bulaklak kapag ka namulaklak siya. Yan. So isang piraso nga lang yung merong bulaklak sa kanya, pero ganito. Maliit lamang siya. Tapos iba pa yung kulay, mas kumbaga parang ibang kulay siya doon sa dahon na meron siya. Yan. Ito madali lang din siyang alagaan, kaya niya ring i-tolerate ang direct sunlight. And pwede rin siya sa mga filtered o kaya ay shaded area. Pero yan, kahit nga direct sunlight, hindi rin basta-basta masisira yung dahon o masusunog yung dahon niya. Kasi kung manonotice nyo naman yung dahon nitong mga Wandering Jew, makapal. Parang meron siyang nag-iimbak din siya, nag-iipon siya ng tubig doon sa kanyang mga dahon. Kaya hindi siya basta-basta natutuyo talaga. At kung meron naman pong Wandering Jew, meron din naman tayong tinatawag na Lilac or Lilac Wandering Jew. So dito, ito yung tawag sa amin ng Lilac Wandering Jew. And ito naman yung itsura niya. So sa Lilac or Lilac Wandering Jew, yung dahon niya medyo mas manipis, mas light din yung kulay. Lalo na yung patterns o yung variegation na meron siya, mas light. Kaya kung halimbawa, mas magaan sa mata eh, mas masarap siyang tingnan. Kasi, ayan, halintulad natin siya. Ito kasi dark talaga yung color niya. And ito, mas masarap pagmasdan, mas malamig nga sa mata. Ayan, tapos mas maninipis yung dahon na meron siya. Bukod doon sa ano. At saka, hindi ko lang alam kung mas lalaki pa itong mga dahon na to o ganito na yung pinakamalaking dahon na meron siya. Pero ayan, ito yung isang variety ng Wandering Jew.
So lilac ang tawag namin dito sa amin. Di ko lang alam kung may iba pang tawag dun sa ibang lugar, pero yan. And ang isunod naman po natin sa ating list, eto ang tawag dito sa amin ng halaman na to ay morning glory hanging plant. So eto yung itsura naman ng morning glory. Eto talagang yung mga morning glory, mabubulaklak siya. Eto maliit, ewan ko kung lumalaki pa yung mga dahon na meron sila, pero maliliit pa lamang sila, o hindi pa, nasa maliit na basket lamang siya, o hindi pa nga siya ganun kakapal, pero nagsisimula na kagad siyang mamulaklak. Kasi eto yung mga anong yan, itong mga buko na ganyan, yung parang may tinik-tinik, eventually yan ay sisibol at magkakaroon ng bulaklak sa dulo, katulad ng nangyayari dito sa isang to. At ang kulay ng bulaklak niya kapag ka siya ay bumuka na, ganito yung itsura ng bulaklak niya. Ayan. So kapag ka namukadkad yan, eh mapapansin nyo naman, ang dami niyang mamulaklak. Lahat ng parte o lahat halos ng dulo ng halaman ay nagkakaroon ng buko o maaaring magkaroon ng buko. Kaya kapag ka nagsabay-sabay ang bulaklak o buka ng bulaklak niya, ang ganda rin tingnan kasi ang tingkad din ang kulay ng bulaklak niya. So ang isang magdadala talaga dito sa halaman na to ay yung bulaklak niya kapag ka nakabukadkad na. At ito naman po yung halaman na sunod sa ating list. Ito, medyo hindi ako sure sa pangalan na meron to. Kaya ito, tingnan nyo na lang. And paki-ID na lamang din po para malaman natin, malaman ko kung ano yung talagang tawag o name nitong mga, o nitong halaman na to. So kung makikita ninyo, ang ganda rin nito eh. Kasi complement yung kulay ng dahon niya sa kulay ng tangkay na meron siya. Ayan. Dito, ito yung tingnan natin. Kasi dito mas kita eh. Ayan. So ang ganda ng kulay ng dahon niya kasi dark green, pagkatapos dark din kasi yung kulay ng tangkay na sobrang tingkad na pula. Kung mapapansin nyo, ayan. Tapos yung shape ng dahon niya, ganito lang kaliliit. Hindi ko lang din alam kung lumalaki pa to eh. Nang malaki kung halimbawa mas kumapal pa siya. Tapos ang kagandahan mo sa kanya, namumulaklak din siya. Katulad na lamang ng nangyari dito sa isang to. Ayan. Ito yung kulay ng bulaklak na meron siya, kulay yellow. And iba yung ano niya, iba yung itsura ng bulaklak niya, hindi siya pabuka. Ako pang nanotis sa kanya, hindi siya masyado ring tumataas. Katulad nito, pwede siyang gumapang lang din na pag ganito. Ito, katulad nito nangyayari dito sa kanya, pagapang lang siya pababa. Tapos yung buong sanga niya, mayroong dahon na maliliit. At ang next naman po sa ating list, ito naman yung tinatawag na mycan. So dito, ito naman yung itsura niya. Ito nga lamang, hindi pa siya masyadong makapal o hindi pa siya masyadong malago. Hindi naman siya mahirap palaguin, hindi naman siya mahirap pakapalin, kaya lang bago pa lang din kasi itong plant na to. Kaya hindi pa siya ganun kakapal dito sa basket. Pero kung manonotice nyo naman, healthy na siya at buhay na siya kasi ito, nagsisimula na siya magkaroon ng panibagong dahon. So ito eventually magkakaroon siya o magiging dahon yan. And ayan yung itsura niya. So mycans, ito pwede yung ilagay mo sa hanging basket, pwede mo rin siyang ilagay sa isang pot, nalagyan mo na lamang ng pole para doon siya gumapang. Kasi trailing din tong mga mycans eh. So yan ang itsura ng dahon niya. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, greenyard.ph. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.